Hi guys, I'm Paul Justin Lacerna under the supervision of Ms. Wendy R. Bartolome from St. John Bosco. Sa video po na ito, sasagutin ko po ang tanong ni Mrs. Jean Rosalp Calderon on how will I personally contribute in preventing and mitigating the impacts of human activities. First, we need to use energy more efficiently. Kagaya po din sa bahay natin, kailangan po natin gamitin ang electricity ng mas matibid kasi po, ang electricity po, isa po sa mga nag-generate ng greenhouse gas emissions. Halimbawa na lang po nito ay ang pagpapatay ng mga ilaw kung hindi natin ito ginagamit. Halimbawa na lang po, kung lalabas po tayo sa isang silid, ugaliin po nating patayin ang ilaw, ventilador o aircon, television at ang iba pa mga appliances na nakasaksak o gumagamit ng kuryente. Patayin po natin ito kung ito yung hindi natin gagamitin at sa kanilang po natin ulit isaksak o buhayin kung atin na lang ulit itong gagamitin. Isa po sa magagandang dulot nito ay makakatipid din po tayo ng pera. Ang pangalawa po natin gagawin ay ang mag-reduce, reuse, recycle. Kung mapapansin po natin, dito po sa lungsod na San Pablo, napakakalat po talaga ng ibang mga lansangan. Kaya po dapat po, tayo po ay mag-reduce, reuse, recycle. Halimbawa po, sa ating mga classroom, maglalagay po tayo ng dalawang basurahan. Isa pong biodegradable at isang non-biodegradable. Yung pong biodegradable, doon po natin nilalagay yung mga ating pong mga basura na pwede pong ma-recycle, katulad po ng mga plastic, papel, mga karton, mga ganun po. Ang para po sa ating non-biodegradable na basurahan, maglalagay po tayo doon ng mga nabubulok na basura, kagaya po ng mga balat ng prutas, mga buto-buto, ganun po. Para po pagkukunin po ng mga basurero ang ating mga basura, nakaseparate po sila. Diretso po yung mga biodegradable items po sa ating recycling center. At ayun po ang mga non-biodegradable sa atin po talagang, dapat po talagang pagtapuan ng basura. Ang pangatlo po natin gagawin ay ang pag-iwas po sa paggamit po ng ating mga personal vehicles at pag-iwas din po sa paggamit ng mga jeep, tricycle at mga bus. Kasi po, ayun po mga gayong vehicles ay madalas po nagpa-produce na sadyang maitim na usok na talaga nakaka-damage sa ating ozone layer. Kung atin po mapapansin, meron ng ibang mga batas na pinapatupad na pinagbabawal na pong gamitin ang sadyang mga lumang jeep at tricycle na. Kasi po, ayun po talaga yung madalas at laging nagpa-produce na maitim na usok. Ayun po, maitim na usok na yun ay isa po sa mga dahilan kung bakit po meron tayo ngayong greenhouse effect at nagkaka-climate change din po. Kaya po, mas pinaprefer po natin na gumamit ng mga energy-provided vehicles kagaya ng e-bike at e-jeep. Kasi po, ayun po ay hindi po nagpo-produce ng mga usok na, at hindi rin po yung makakadami sa ating kalikasan. Ang pang-apat po natin gagawin ay mag-conserve po tayo ng water. Energy is used to heat the water used in your facility and process wastewater. Reduce water heater temperatures and repair leaks. Install low-flow showerheads and aerated faucets to reduce the amount of water used. This can be especially effective in lodging and multi-family facilities. Facilities with high hot water demand such as hospitals and restaurants should consider heat recovery to capture the energy from waste fluids to heat or preheat water. Po, kaya kailangan po natin mag-conserve ng water because reducing our water usages reduces the energy required to process and deliver it to homes, businesses, farms, and communities which in turn helps to reduce the pollution and conserve fuel resources. Ang paliwa po natin dapat gawin is to ship goods more efficiently. Halimbawa po, if your business delivers products, consider ways to reduce your shipping emissions. Ground shipments by rail or truck are generally more fuel efficient than shipping by air. Fewer, full ground shipments will use less fuel than frequent light loads. If you do not have enough goods for full shipments, consider teaming up with other local businesses. Kaya po, mas pinaprefer po natin na kung tayo po ay may business, nag-deliver po tayo ng mga products, mas pinaprefer po natin gumamit ng railroads. Kasi po, imbis po na ang ginagamit po natin ay ang mga mass land transportation vehicles, kagaya po ng mga trucks o iba pang uri ng vehicles, nagka-conserve po ng fuel. Ang railroad po ay mas reliable, mas safe po. At saka hindi po gaya ng mga trucks, ang railroad po ay hindi po gumagamit ng mga fuels, kagaya po ng trucks.
thank you guys for watching as a student po. Ayun po yung mga naisip ko pong gawin on how we can personally contribute in preventing and mitigating the impacts of human activities. So,